Tayo po ay nasa Friday Night Bible Study, FNBS. At halos buong pandemic nating sinubaybayan at sinamahan ang Panginoon sa kanyang ministeryo sa aklat ng Mark. At ngayon po tayo ay nasa chapter 12 verses 38 to 40. Now, ito po ay araw ng Martes, ng huling linggo ng Panginoon bago siya ipako sa krus. At alamin natin ang mga pangyayari sapagkat siya po ay nagtuturo at magtuturo sa atin na mga leksyon na ating may pamuhay upang tayo ay maging isang totoong mga alagad o tagasunod ng ating Panginoong Kristo bilang mga Kristiyano. Basahin natin ang Mark chapter 12 verse 38 to 40 at ganito ang sinasabi. Sinabi niya sa kanyang pagtuturo, mag-ingat kayo sa mga eskriba na ibig magpalakad-lakad na may mahabang damit at batiin na may paggalang sa mga pamilihan. At ibig nila ang pangunahing upuan sa mga sinagoga at ang mga upuang pandangal sa mga handaan. Sinasakmal nila ang mga bahay ng mga babaeng balog at bilang pakitang tao, nananalangin sila ng mahaba. Ang mga ito'y tatanggap ng lalong malaking kahatulan. Na ito po'y tumutukoy at inutukoy ng Panginoon ang mga eskriba, ano ang ating matututunan laban sa kanila. Ang mga eskriba po ay mga mapagkunwari. At ito pong ating paksa ngayon, mag-ingat sa pagpakitang tao ng mga eskriba. Tayo manalangin. O dakilang Diyos, banal ka't makapangyarihan sa lahat. Dalangin namin ang iyong banal espiritu, ang patuloy na mabigay sa amin ng liwanag ng kaunuan at bukas na puso upang amin pong matanggap, maunawaan, yakapin at ipamuhay ang mga leksyong aming matutunan mula sa inyong mga salita. Ito aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Ito po ang paksa, pagkukunwari o pagpapakitang tao ng mga eskriba. Gaya na sinabi ko, ito po ay huling linggo ng ating Panginoon at ito'y araw ng Martes. At alam natin, tinututulan ng Panginoon ang doktrina at politika ng mga religious people, mga reliyong tao. Ang mga Pariseo, ang mga Herodeo, Herodeano, ang mga Saduceo at mga eskriba. At dito sa huling bahagi ng chapter 12, binanggit ng Panginoon ang kanilang mga gawi, ang kanilang mga ugali bilang mga religious leaders, lalo ng mga eskriba na dito sa ating binasa sa verse 38 to 40, pinag-iingat tayo na tayo'y malinlang at mapatulad sa mga eskribang ito. Maging ang mga Pariseo, isang buong kabanata ng chapter 23 ng Matthew ay tinalakay. Gaya na lamang halimbawa verse 1, ating basahin ng verse 1 sa Matthew chapter 23. Pagkatapos ay nagsalita si Jesus sa maraming tao at sa kanyang mga alagad na sinasabi, ang mga eskriba at mga Pariseo ay umuupo sa upuan ni Moises, kaya't gawin at sundin ninyo ang lahat ng mga sinasabi nila sa inyo, ngunit huwag ninyong gawin ang mga ginagawa nila sapagkat hindi nila ginagawa ang sinasabi nila. Natatali sila ng mabibigat na pasanin at mahihirap na dalhin at pinapatong nila sa mga balikat ng mga tao, ngunit ayaw nila mismong galawin ang mga iyon ng kanilang daliri. Kaya nga, napakabigat po ang tawag ng Panginoon sa kanila, mga hipokrito, mapagkunwari, mapagpakitang tao. Pero dito po sa Ebanghelyo ni Marcos, kanyang nilimitahan ang pagtuligsa ng Panginoon sa mga mapagpanggap o mapagpakunwaring nagpapaimportanteng mga reliyosong leader tulad ng eskriba na dapat din natin gawin sa ating aral ngayon na dapat tayong matuto. Magsimula tayo sa sinasabi tungkol sa pagkukunwari ng mga eskriba
sa panahon ni Jesus. Basahin natin muli ang ating mga talata 38 hanggang 40. Sinabi nila niya sa kanyang pagtuturo, "Mag-ingat kayo sa mga eskriba na ibig magpalakad-lakad na may mahahabang damit at batiin na may paggalang sa mga pamilihan. At ibig nila ang pangunahing upuan sa mga sinagoga at ang mga upuang pandangal sa mga handaan. Sinasakmal nila ang mga bahay ng mga babaeng balo at bilang pakitang tao nananalangin sila ng mahahaba. Ang mga ito'y tatanggap ng lalong malaking kahatulan." Ito ang sabi ng Panginoon. Natingnan natin ito sa limang bahagi, mga kapatid. Itong pagkukuno rin ng eskriba sa panahon ni Jesucristo. Unang-una, mapapansin natin desire nila, pagnanasa nila, hangarin nila na magsuot ng mahabang balabal. At ang mga balabal na ito'y nangingintab, kulay lino at yari sa lino, talagang mamahalin, parang kasuotan ng mga hari. Gusto nilang magsusuot ng ganito, mahabang balabal. At ganun din, pagka sila po ay mananalangin, may listahan din sila ng kanilang panalangin na napakahaba at iba-ibang kulay, napakaganda. Gawa sa lana, gawa sa lino, ang malakumot sa ganda ng kanilang kasuotan at mga listahan ng kanilang mga panalangin. Sila yung mga nagpapakilala na rabbi, na sila yung nagpapakilala na scholar, tanyag, at mga mayayaman sila, sila yung mga elite. At sila yung lubhang nagpapapansin sa kanilang bihis kung sino sila sa panahon na yon. Yun ang unang-una, hangad magsuot ng mahabang damit upang mapansin. Ikalawa, gustong-gustong binabati sila sa mga pamilihan. Pag sila'y dumadaan sa palengke o pamilihan, ay gusto lang sila'y binabati. No? Binabati sila at nang may pagalang. No, ang formal na pagbati sa mga pamilihan ay talaga namang upang sila'y kilalanin na mga tao na sila'y rabay, sila'y mga guro, sila'y mga tagapagturo ng katwiran, sila'y namumuhay sa kabanalan at katwiran. Gusto nila ipakita sa mga tao na sila'y mga respetado, mga respetado ang mga taong ito. Kaya sa kanilang kasuotang ito, gusto nilang mga pagbati, gusto nilang itanim sa isipan ng mga tao na sila'y mga taong kagalang-galang, matatalino, mayayaman, mga scholar, at matataas na uri ng tao. Yun ang gusto nilang itanim sa isipan ng mga tao. At ikatlo, gustong-gusto nila yung pinakamainam na upuan sa mga sinagoga. Sa sinagoga po, sa templo. Tinignan sa 39, at ibig nilang pangunahing upuan sa mga sinagoga. Now, alam natin na sinagoga, naroon po sa harapan, no? Sa harapan ng tatawagin nilang pulpito o altar, mayroon pong mahabang upuan doon, mayari sa magandang materyales na nakahalos nakadikit sa pader. Kitang-kita sila sa harapan ng mga tao. Subangit ang kongregasyon, ang mga taong nandoon, nakaupo sa sahig. Sa gitna ng sinagoga, lahat sila nakaupo. Kaya nga, sa front seats na yun, sa upuan, kitang-kita na ang mga upuang ito ay nakalaan sa mga tulad ng mga rabay na ito, mga eskriba, mga guro, mga may ranggo sa sinagoga. Gustong-gusto nila ang karangalan at atensyon na ibinibigay sa kanila ng gayong mga upuan. At pang-apat, pinipili din nila at gusto nila ang pinakamainam na lugar pagdating sa handaan. Tingnan nyo ang sabi sa 39. At ibig nila ang pangunahing upuan sa mga sinagoga at ang mga upuang pandangal sa mga handaan. Iyon ang hinahanap nila. Kailangan may upuan, special na upuan sa mga mararangal na tao, pandangal. At ito ay napakahalaga para sa kanila. Tiniyo sabi sa Mark chapter 23 verse 6, gustong-gusto nila ang mararangal na lugar
sa mga handaan at ang mga pangunahing upuan sa mga sinagoga. Ang Panginoon dito, mga kapatid, ay nagbabala. Grabe ang pagkukunuri ng mga taong ito. Ito mga religious leaders na ito. Kaya nagbabala ang Panginoon laban sa kanila. Luke chapter 14 verse 7 to 11, ang sabi ng Panginoon, nang mapansin niya na pinipili ng mga panauhin ang mga upuang pandangal, siya ay nagsalaysay sa kanila ng isang talinhaga. Kapag iniyayahan ka ng sinuman sa kasalan, ang sabi, huwag kang uupo sa upuang pandangal. Yan ang gusto ng Panginoon. Hindi dapat naghahangad o mayroong inihandang upuang pandangal. Kung ikaw Kristiyano at inayayahan ka sa handaan, ang sabi ng Panginoon, huwag kang upo sa upuang pandangal. Bakit kaya? Sapagkat ang sabi sa verse 8, again, baka mayroon siyang inanyayang higit na kilalang tao kaysa sa iyo. Ano mangyayari? Halimbawa, verse 9, at ang nag-anyaya sa inyong dalawa ay lumapit at magsabi sa iyo, kaibigan, ibigay mo sa taong ito ang lugar mo. Ay sa gayon, ay magsisimula kang pumunta na napapahiya sa pinakamababang lugar. Ano pong tinutukoy ng Panginoon? Yung pong managangad ng mataas na pagkilala ng pagbante, mataas na anyo ng sarili dahil sa kanilang pananamit at upuang pandangal, ang sabi ng Panginoon, darating ang araw mapapahiya ka. Verse 10, sa halip kapag inayayahan ka, pumunta ka at umupo sa pinakamababang lugar upang kung dumating ang nag-anyaya sa iyo, sasabihin niya sa iyo, kaibigan, pumunta ka sa mataas, sa mas mataas. Kung gayoy, magkakaroon ka ng karangalan sa harap ng lahat ng mga kasalo mong nakausapan. Sapagkat ang bawat nagmamataas, tingnan niyo, ang bawat nagmamataas ay ibababa. At ang nagpapakababa ay itataas. Mga kapatid, ituring natin ang ating sarili na tayo'y pangkaraniwan lang. Tayo'y tulad lamang sa mga ordinaryong tao, mababa. Huwag nating sikapin, huwag nating abutin na tayo'y makilala, matanyag, makita na tayo po ay scholar, elite. Mga kapatid, turo ni Kristo, mamuhay kang normal upang hayaan mo ang tao magtaas sa iyo. At pang lima, ano pang problema nila? Ang sabi sa verse 40, sinasakmal nila ang mga bagay na mga ang mga bahay ng mga babaeng balo. At bilang pakitang tao na nanalangin sila ng mahaba. Ano pong sinabi? Sinasakmal nila ang bahay ng mga balo. Ano pong ibig sabihin nito? Sinasakmal, mukhang kinakain nila, nilalapa nila ang bahay ng mga balo. Now, ganito po 'yon. Sa kanila pong panahon, kahit sa Panginoon, mayroon po talaga sa templo, mayroon pong budget yan para po sa mga balo. Sapagkat ayon sa Panginoon, ang mga balo wala na pong mapagdidipendahan ng kanya pong kikitain. Wala siyang asawa at marahil wala siyang anak. Kaya nag-iisa lamang siya. Kaya ang mga templo, sinagoga, talagang naglalaan ng pondo para sa mga babaeng balo. At sila po ay mga mababait talaga. Pero ang ginagawa nito mga eskriba, pinagsasamantala nila ang budget na ito, ang naipon nito. Nilulustay nila ang pondo na para sana sa mga balo. Sinasamantala nila ang mabuting pakikitungo ng mga tao sa kanila. Sa pamagitan din ng kanilang pagkukunwari, sila po ay mananalangin ng napakahabang mga panalangin. Mabigat to. So sa pamagitan po ng kanilang maling pamamahala na mga riyarian o habilin ng mga para sa mga balo na ipinagkatiwala sa kanila, sinasamantala nila ang tiwala ng mga balo sa kanila. So hindi na sila wala silang pananagutan sa pananalapi sapagkat sila mismo ang lumulustay. At kasunod niyan, alam nyo,
sila po ay nagpapakitang taong manalangin ng pagkahaba-haba para sabihin sila'y banal at para ang mga taong humihili ng panalangin ay talagang magtiwala sa kanilang husay at galing. Wala po sa husay, haba ng panalangin, maraming salita ang dinidinig ng Diyos, kundi ang panalangin mula sa pusong binago, mula sa pusong mapagpakumbaba, at mula sa mga salitang pangako ng Panginoon na iyong hinihiling. Hindi po yung napakahaba kung saan-saan, paulit-ulit, para lang ipakitang buong puso nila silang ipinapanalangin. Sa totoo, ginagawa nila itong pagyayabang, garbo, tulad ng kanilang pananamit, tulad ng paghahanap nila ng upuang marangal. Ipinaparada nilang kanilang kaalaman sa relihiyon at di umano'y kabanalan. Now, gusto kong linawin yung relihiyon. Sapagkat may mabuting reliyon at may masamang reliyon. Ang mabuting reliyon, iginaganap o tinutupad ang kanyang mga natutunan na aral mula sa banal na kasulatan. Ang maling reliyon ay ito. Umatin ka ng Sunday, umatin ka ng prayer meeting, sige atin ka, sige awit ka, sige manalangin ka, sige kaloob siya, pero walang koneksyon sa iyong buhay. Ito'y ginagawa mo lamang dahil ito ang kailangan sa iyong pananampalataya. Yan po'y relihiyon. Ngunit kung ang iyong relihiyon, yung paniniwala sa salita, ipinamumuhay mo, namumuhay ka sa kabanalan, namumuhay sa katuwiran, namumuhay sa katapatan, yan ang totoong relihiyon. James chapter 1. Kaya nga, ito po ang mga eskriba sa panahon ng ating Panginoon na mahigpit na tinuturo ng Panginoon, huwag silang tularan. Pakinggan yung kanilang aral. May mapupulot kayo. Pero huwag niyong tularan ang kanilang mga ginagawa. Ni kalingkingan, hindi nila binubuhat ang kanilang mga itinuturo. Ngayon naman, tignan natin ang pagpukunwari ng mga eskriba sa panahon natin ngayon. Sa panahon natin ngayon. Napakarami pong eskriba sa ating panahon ngayon. Sila po yung nagpapakitang magagaling, mga scholar, galing sa doktrina, galing sa theology, ang husay magsalita, ang husay magpabangon ng patay sa kanilang pagpapaliwanag. Pero sila mismo, hindi nababago ang ugali. Mapagsamantala, mapagkunwari, hangad ay upo ang pantangan. At ito po ang problema sa ating panahon. Hindi lamang po ang mga leaders ng church, pati mga miyembro. May mga eskriba. Unang-una, tignan natin yung pong madalas pagtataas ng miyembro sa kanilang pastor. Pag yan po ang ginagawa ng mga miyembro, siya man ay eskriba, at yung pastor nagiging eskriba. Kaya dahil sa pagtataas, kailangan chine-check ng mga miyembro kung tama bang medyas ni pastor, kung tama bang sapatos makintab ba, tama bang ayos ng buhok. Kaya naman si pastor kailangan conscious siya sa kanyang sarili. Kailangan maganda ang kanyang sapatos, kailangan malinis ang kanyang medyas dahil baka siya mapuna ng mga miyembro. Mataas ang tingin ng mga miyembro sa pastor, mataas din ang tingin ng mga pastor o leader sa kongregasyon. Kaya sila ay mayroong natatanging suot, kailangan talaga, may special na pinggan. Pagka bisita ka sa kanilang bahay, kailangan paghandaan mo ng special na pinggan, itago mo sa kaban. Kapag dumating siya, yun ang iyong ilatag. So ang kanilang katayuan ng pastor, ginagamit nila bilang kanilang otoridad. Wala ito sa banal na kasulatan, wala ito sa bagong tipan, sapagkat ang ating otoridad ay ang salita ng Diyos. Pero hindi nangangahulugan, ang mga pastor hindi na magbihis. Kailangan din magbihis para maging isang katanggap-tanggap at karespeto bilang isang mga ngaral ng Diyos, tao ng Diyos. Pero dapat iwasan ang pag-uugali tulad ng mga reliyosong mga titulo,
Reverend. Talagang kagalang-galang. Talaga namang katangi-tangi. Reverend. O di kaya tinatawag na father. O tinatawag na teacher. Labag ito sa turo ng Panginoon. Ang sabi nga sa Matthew chapter 23 verse 8 to 10. Ganito ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga apostol. Ngunit hindi kayo dapat tawaging rabay o rabi, sapagkat iisa ang inyong guro. At kayong lahat ay magkakapatid. Si dapat ang turingan, maging pastor man, ay kapatid ang turing sa isa. Hindi siya mataas, hindi siya dapat kinikilala, at hindi siya dapat pumorma na siya'y kagalang-galang at dapat pakinggan at dapat lumuhod ang lahat. Magkakapatid. Kaya sabi sa verse 9, at huwag ninyong tawaging inyong ama ang sinumang tao sa lupa. Now, ang context po rito ay sa templo. Sa pagsaba, hindi po kabilang dito ang pamilya. Ang tawag po sa mga tatay ay ama talaga. Pero pagdating po sa templo, kaya sabi ng Panginoon, huwag ninyong tawaging inyong ama ang sinumang tao sa lupa sapagkat iisa ang inyong ama. Siya na nasa langit. Verse 10, ni huwag kayong patawag ng mga tagapagturo sapagkat iisa ang inyong tagapagturo at yan ay si Kristo. No, lahat pong yan, mga kapatid, na mga katawagan o titulo na binabanggit sa Biblia, nariyan talaga yan doon sa mga eksaktong mga tao na tinawag ng Panginoon. At ang kanilang pong pagkakatawag sa kanila talagang nakikita sa buhay nila bilang apostol, bilang propeta, bilang elder o pastor, bilang evangelist or evangelista, bilang guro. Sila po'y mga deskriptibong termino sa banal na kasulatan sa New Testament. Talagang nariyan yan. Pero ang utos ng Panginoon, bagamat tawagin kang elder, pastor, ay hindi mo dapat gawin yung otoridad yon na tulad ng mga eskriba na mapagkunwari. Sa ating panahon, marami po ang mga eskriba. Hindi lamang ang mga leader, pati ang mga miyembro. May pinipili silang pastor, mas nagtitiwala sila, mas mahal nila. Okay. So, ikalawa, mag-ingat sa paggamit bilang ng mga religious title. Yan po ay nakalaan sa mga ating mga magulang sa pananampalataya. Ibig sabihin, kung ikaw man ay tawaging pastor, elder, dapat hindi ka naghangad ng special na upuan at wala karap dapat na nakareserbang upuan pagdating sa pagsamba. Hindi ganon ang trato. Magkapatid lang. At hindi rin dapat na ang mga elder, ang mga leader ay gustong-gustong tratuhin sila ng special sa mga social gatherings. At lalo na hindi unaccountable sila pagdating sa mga financial resources. Sa ating pag-aaral, wala pong accountability ang mga eskriba pagdating doon sa pondo ng mga balo. Hinuhut-hut nila ito. Sinasakmal, ginagamit nila ito. Pero sa ating panahon, dapat lahat po ay dapat bilang po yan. Dapat accountable ang sino man ang may hawak, lalo na mga elders sa church. At ingatan din natin na laging ang pastor na lang ang laging hinihingian ng na siyang mangunguna sa panalangin. Every time na lang. Para bang pagka ang pastor manalangin, eh dinidinig siya ng Diyos. Siya lamang ang dinidinig. Tanda natin, lahat tayo ay mga maharlikang pari dahil kay Kristo. Kaya tayo ay mayroong direktang pagtawag sa ating Ama na maaari tayong manalangin. At kuminsan, para lang igalang at pagtiwalaan
Napakahabang manalangin. Opening lang ng pagsamba. Nako, 10 minutes ang panalangin kung saan-saan. Panalangin lang sa offering. Nako po, kung saan-saan nakakarating. Napakahaba, paulit-ulit. Para dahil gusto lamang na magpakita na si mahusay, magaling. Dapat ang mga leader, alam nila kung ano'y papanalangin at kung hanggang saan ang kanilang dapat panalangin, na sapat ang mga nakikinig ay talagang magtiwala sa Diyos na kinakausap sa panalangin. O, alam nyo, pagrespeto man ito sa mga, ng mga membro at wala naman itong kahulugan sa mga pastor o sa mga ministro, pero magiging sanhi pa rin ito ng pagkukunwari kung ito ay laging ginagawa. Mga ministro ni Kristo ay tinawag na maging mapagpakumbaba ng mga lingkod. Ang sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 23 verse 11 to 12, ganito ang sabi, ang pinakadakila sa inyo ang magiging lingkod ninyo. Sino mang nagmamataas ay ibababa, at sino mang nagpapakababa ay itataas. Na ang sabi ko diyan, ang pinakadakila sa inyo, meaning to say, ang sino mang mas may karunungan sa inyo, na mas may pinag-aralan sa inyo, na mas may kakayanan kaysa inyo, magiging lingkod ninyo. Hindi, sa ating panahon ngayon, let me educate you, sasabihin ng matatalino at marunong. Sa pagtingin nila sa mga mababa, walang kaalaman at sila'y dapat umasa lamang sa kanya na puno ng kaalaman. Hindi dapat ganun. Ang isang lingkod, lingkod po yan. Tulad ni Kristo, bagamat siya'y Diyos, hindi niya ipinantayang sarili bilang Diyos, bagkos hinubad niya upang sa kanyang paglilingkod, siya'y maglilingkod sa mga alipin pang mas mababa pa. At pag-aalay ng kanyang buhay sa krus para sa kanilang kaligtasan. So mga kapatid, mga salita ng ating Panginoong Hesus dito ay dapat magsilbing babala sa lahat. Una, maging babala sa mga mapagpanggap na mga elders ng church. Elders ng reliyon. Ibig sabihin, parang routine lang ang gawain. Kumita lang. Magpasaya lang. Dumami lang. Pero walang intensyon na mabago ang tagapakinig, na ma-convert ang lahat, na lumago ang mga sanggol, na maligtas ang mga makasalanan. Yun ang dapat nating gawin. Hindi po relihiyon na parang kaugalian na dapat gawin every first Sunday, every third Monday, every celebration, every Christmas. Hindi po. Dahil kung ganito po ang maging turing natin sa mga elders, baka hindi na sila maglingkod bilang mga tunay na ministro ni Kristo, sapagkat mas magandang kanilang pakinabang sa ganitong gawaing relihiyon. So hindi lamang ito sa mga pinuno ng relihiyon o sa pinuno ng templo. Ito rin ay magkakaproblema sa iglesia sa mga magpapanggap, maging sa mga karaniwang Kristiyano. Madaling maging hambog sa ugali at pananamit. Ingatan natin, dapat modest po ang suot natin. Maganda man ang kasuotan natin, pero hindi po nakakaakit sa mata, hindi nakakapansin ng ibang tao na kaiba ka sa lahat, kundi dapat mayroong paghanga. Dapat may paghanga. Walang anumang malisya. So, pangatlo, dapat nating pag-isipan mabuti ang mga salita ni Kristo. Itanim natin ito sa ating puso at sa ating isipan. Alalahanin lagi ang sinabi ng Panginoon, Matthew chapter 23 verse 12. Sino mang nagmamataas ay ibababa, at sino mang nagpapakababa ay taas. Ito ba'y nangungusap sa iyo? Dinggin mo at sunin mo. Tayo mga langit. O dakilang Diyos, banal kat makapangyarihan sa lahat, tunay ang mga salita ninyo ay nangungusap sa aming puso. Nawa, huwag kaming magpakabingi, kundi aming tinggin, ulinigin at sundin ang lahat ng ito.
Ito aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.